Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. At biglang tinulak siya. Natama ang kanyang bibig sa dining chair at dumugo ito. Sinabi ni Agatha kay Joy na umalis na ito sa kanyang harapan dahil umiinit ang kanyang ulo. Nang hindi pa ito kumikilos, tinadyakan niya ang basket na dala ni Joy na may mga damit. Sinabi ni Deborah kay Agatha na dapat bantayan si Joy dahil baka tigre daw iyan na nagpapanggap lang na tupa. Oras na naman para uminom ng gamot si Aling Barang pero ayaw niyang uminom dahil pag umiinom daw siya ng gamot ay maraming iniisip ang kanyang ulo. Sinabi pa nito na ayaw niyang uminom at tinabig niya. Dumating ang maari ng ospital at ipinilit sa kanya na ipainom ang gamot. At maya-maya ay nakatulog na naman si Aling Barang. Umiiyak si Joy habang ginagamot ang kanyang sugat sa labi at nakita niya ang picture nilang dalawa ng kanyang daddy. Sinabi niya na kung sana kasama lang niya ang kanyang daddy ay may magpoprotekta sa kanya. Hindi daw sana siya masasaktan. Sinabi niya na sana bumalik na ang kanyang ama. Pumunta si Mayor Simon sa bahay nila Rafa at ibinigay ang isang relo na sinasabi niya na magugustuhan niya dahil si Rafa ay mahilig sa makikinang. Tinanong siya ni Rafa kung ano ang kailangan niya, ang totoo, at sinabi niya na matagal na daw silang hindi nagkakasama. Hindi na daw siya bumabata at sinabi pa ni Mary Simon na I think we need to spend more time together. Tinanong ni Rafa kung paano dahil wala daw silang in common. Pero sumagot si Mary Simon na meron ang kanyang Kuya Miguel. Kausap ni Miguel si Deborah at sinabi nito na mukhang nagustuhan talaga siya ng asawa ng senador. At sinabi sa kanya ni Deborah na sabi ko naman sa iyo, lahat ng basbas ko ay magpagpapala. At nagsalita si Agatha na mayroon na naman silang panibagong project. Isa itong kasino at nagtanong si Agatha kung magkano daw ang kanilang makukuhang pera sa project. At sinabi naman ni Miguel na mapag-uusapan nila basta wala lang namang aberya. Nagtanong si Miguel kay Deborah na wala na si Mira sa Hermoso at si Joy ay bumalik na sa kanilang bahay. Ano ang kanilang plano? Sumagot si Deborah na parte lang daw ng kanilang palabas. Pumunta daw si Joy sa kanilang poder at alam naman nito na maawain daw si Deborah. Kaya naman daw ay tinanggap niya si Joy. Pero alam niya rin na may pinaplano si Joy at hindi daw sila maluloko. Kaya dapat bantayan daw itong mabuti. Para sigurado na daw ang kanilang pag-akyat sa Hermoso. Sinabi ni Rafa kay Mayor Simon na may mga bagay pa rin na hindi nagbabago. Pumunta lang daw si Mayor Simon para sa kanyang kuya. Pero sinabi ni Mayor Simon na gusto niyang mabuo ang kanilang pamilya. At hindi mabubuo daw kung kontrolado ni Deborah si Miguel. Kaya sinasabi ni Mayor Simon na kung pwede, si Rafa ang magsabi sa kanyang kuya dahil baka makinig ito. Magtulungan daw sila. Tinanong ni Rafa si Mayor Simon at pagkatapos, ikaw naman ang magkokontrol kay Kuya Miguel. Sinabi ni Rafa kay Mayor Simon na wala na siyang magagawa. Dahil sinabihan niya na daw ang kanyang Kuya Miguel tungkol kay Deborah pero hindi rin ito nakinig sa kanya. At sinabi pa ni Rafa na si Mayor Simon naman talaga ang dahilan kung bakit nagaganoon ang kanyang Kuya Miguel. Ibinalik niya ang relo na binigay ni Mayor Simon at sabay sabi na thank you but I'm good. At tumalikod si Rafa. Galit si Joy sa gwardya at sinabi nito na hindi siya alis hanggat hindi ipinapakita sa kanya si Aling Barang dahil buong araw siyang pinaghintay. Nakita niya ang may-ari ng ospital at kinausap niya ito pero sinabi niya na hindi pwede tumanggap ng bisita si Aling Barang at sinabi pa ng doktor na kailangang i-isolate si Aling Barang dahil nag-escalate daw ang symptoms ni Aling Barang kaya hindi daw makakatulong sa kanya pag nadistorbo ang kanyang treatment. Nagtanong si Joy na kung paano nangyari iyon, parang lumala pa daw ang kalagayan ng kanyang lola sa ospital. Nagtinginan ang doktora at si Stella na may-ari ng ospital at sinabihan siya na abisuhan na lang daw siya kung pwede nang dalawin ang pasyente. Tinalikuran si Joy ng dalawa at pinauwi na rin siya ng gwardya. Kausap ni Joy si Deborah at nagtanong siya kung bakit pinapunta siya sa healing center. Sinabi ni Deborah para maipakita sa mga tao na ang dating suwail daw ay naniniwala na sa kanya. Nagtanong si Deborah kung may problema ba at sinabi ni Joy na wala. Humingi ng tulong si Joy kay Deborah na baka naman matulungan siyang makabisita kay Aling Barang dahil hindi daw ito tumatanggap ng bisita. Pero sinagot siya ni Deborah na kung wala daw siyang kakayahan na alagaan si Aling Barang, huwag na daw itong makialam at dapat alam niya kung saan siya lulugar. Abangan! Tinawag ni Deborah si Joy at pinapunta sa harapan
at sinabi sa kanyang mga deboto na ang dating ligaw na tupa at bigla siyang binuhusan ng tubig para damalinis ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Thank you for watching mga kabantahera. Please leave your comment para ating mapag-usapan.